Hello, kabayan! Always think positive! Hello, good evening po! Yan, may share ako sa inyo. Share ko lang yung magiging dinner namin ngayong gabi. Bali, magluluto tayo ng sotang hon. Ayan. Meron tayong dito, Yung sotang hon nating noodles, lalagyan natin ng tubig na mainit yan. So, lagyan na natin para habang sasabihin ko yung mga sangkap, nabababad na siya. Ibababad ko lang siya ng 10 minutes para medyo maluto na siya. At mamaya, ilalagay na lang natin kaagad mamaya sa pag nagisa tayo. Hindi siya matawag doon, hindi magda-dry yung ating sabaw mamaya. At this yan, luto na siya pag nilagay ko mamaya sa sabaw, di ba? Tapos ito yung gagamitin natin. Yan, shredded chicken na to. Yan? Roasted chicken. Kumuha lang ako doon, Sa binili ni Mr. na roasted chicken niya, ayan. Kumuha lang ako ng konti. O, diba? Hinimay ko na. Tapos, ang gulay lang natin. Ano ba to? Carrots. Tsaka, konting repolyo. Tapos, meron tayong squid ball dyan. Ayan. Hiniwa-hiwa ko lang ng manipis na, slice para, dumami ba? Ayan. Tapos, meron tayong sibuyas and garlic. Ayan. Tapos, gagamit ako nito. At swete. Ayan. Anato powder para pampakulay ba. So, gagamit tayo ng mantika. Tapos, salt and black pepper. Tsaka yung, chicken cube. Ayan. Pampalasa. So, yan lang mga sangkap natin. So, nakasalang na yung kawali ko. Start na tayong mag-isa. Habang ito, 10 minutes nating ibababad. Tapos, i-drain natin yung kanyang tubig. So, yan para lumambot na siya. So, yan. Start na tayong magluto. So, yan. Mainit na yung ating mantika. So, lagyan na natin yung onion. Tapos, sunod na natin yung garlic. Tapos, maglalagay muna pala ako ng anato powder natin. Para matunaw siya, lagay ko na dito sa mantika. Yan. Pampakulay lang naman to sa sotangon natin. Para maluto pa. So, ganito yung way na pagluluto ko, Pwede namang mamaya kayo maglagay ng anato powder. So, nasa sa inyo na. Version ko lang naman to. Tapos, lagyan na natin yung ating squid ball. Yan. Lutuin lang natin konti yung ating fish ball. Tapos, sunod natin yung ating shredded chicken. Yung ating roasted chicken na hinimay-himay kanina. So, yan. So, yan. Sunod na natin yung ating chicken. So, kapag wala kayong roasted chicken na tira-tira, ang gagawin nyo, yung chicken na breast chicken, ipakuluan nyo muna, ilaga nyo muna. Kumbaga, iluto nyo muna tapos ganitihin nyo siya, himayin nyo. Gawin siya shredded. So, ito kasi luto na kaagad yung nakuha natin. Dahil nga sa roasted chicken na binili ni Mr. O, diba? Instant. So, maglalagay ako ng chicken cube. Bali, kalahati to. Tira lang kasi. Ilagay ko na. So, yun na lang muna ilagay natin, nakalahati. Sayang naman. Pag kulang pa, meron pa naman tayo dyan. Tapos, lagyan natin ng paminta. Yeah, maraming paminta. Diba, mahilig ako sa paminta. Ayan. Tapos, dagdagan ko lang ng konting optional lang naman to. Garlic powder. Ayan. Pwede namang huwag nyo lagyan kasi meron naman tayong bawang kaninang pinanggisa, diba? Pampalasa lang din yun. Ayan. So, ginigisa-gisa ko lang.
Tapos, lalagyan natin siya ng sabaw. Ito na. Hot water na yung ilalagay natin. Para mabilis kumulo. Yan. Parang kulang pa yung tubig, di ba? So, pwede nyo dagdagan yung ano, yung sabaw. So, ako, tingnan-tingnan ko pa mamaya kung dadagdagan pa natin. Kung gusto nyong mas masabaw, pwede tayo magdagdag. Tapos, maglagay tayo ng konting salt. Maglalagay na ako ng salt para medyo maglasa na siya. Konti lang muna. Yan. Kasi meron tayo nilagayan na chicken cube eh. So, pakuluan ko lang siya. Siya nga pala, nagpapakulo rin tayo ng ano, ng ating itlog. Yan. Nilagang itlog. Boiled egg. Para mamaya, meron tayong yan. Ano doon. Isasabay pag kinain natin yung ating sotamon. So, yan. Kumukulo na siya. Yan. So, pwede na natin ilagay yung ating carrots. Yan. Tapos, mamaya na natin titikman uli. Kapag luto na yung mga ano, sangkap. Dagdagan natin ng sabaw, parang sa akin eh kulang pa yan. Nagpainit ako ano ng tubig na mainit, ayan. Diba? Para maraming sabaw. Kasi pag nilagay natin yung noodles, parang kakainin niya lahat ng sabaw na 'to. Kaya nga yung ginagawa ko eh, binabad ko na siya sa ano, tubig na mainit yung ating sotanghon noodles. So, lagyan natin ng so, magdadagdag lang ako ng paminta, ha. Alam niyo naman ako, mahilig sa paminta. So, yung salt, mamaya na lang uli, titikman natin. So, pakuluan ko lang ng yung ating, ano, carrots, tingnan natin. Pag medyo, ano na yan, sasalang ko na yung ating cabbage. Yan, pakuluan muna natin siya. So, ayan. Kumukulo-kulo na. Ayan. Diba? Madali lang naman luto ito sotahon eh. So, ayan. Bahala na kayo sa pagluluto nyo. Ha? Basta ako, version ko to. So, tikman muna natin yung kanyang ano. Sabaw. Yung kanyang timplado kung okay na. Kulang ng lasa. So, yung panlasa natin. Dahil kalahati lang yung nilagay nating nor cubes, dagdagan natin uli. Kasi kalahati lang yun. No? So, lagyan natin uli ng kalahati. Ayan. Tapos, asin. Kasi konti lang namin yung asin nilagay ko kanina. So, matabang siya para sa akin. Ayan. Konti pa. Ayan. Kaya tikim-tikim na lang kayo, ha? So, ayan, haluin natin. So, titikman natin uli kung okay na. Yun, nakuha ko na. Okay na siya. So, pwede na natin lagay yung ating noodles. Ito yung pala yung ano, sotanghon. Na binabad natin kanina, ayan o, di ba? So, pwede na natin ilagay. 10 minutes ko lang siyang binabad dun sa ano, tubig na mainit. Ayan, ang dami pala niya. Parang 200 grams yung ano, ginamit kong sotanghon. Ayan ang sinasabi ko, o. Kakainin niya yung ano, yung sabaw, di ba? Kaya, dapat talaga, magdagdag tayo ng sabaw. Yan. So, pwede na natin sabay yung ating cabbage. Para sabay ng maluto dito sa ating ano. Yan. May may mga nahiwa akong maliliit na ano, cabbage kasi tira-tira yun sa ginawa kong ano sa fried rice. So, sinama ko na rito para hindi sayang yung ating natirang cabbage. Tapos naghiwa ako uli ng panibago. Pandagdag. O, diba? Ang dami niya. Parang kulang yung sabaw pa natin, ah.
Yun o, biglang dumami. Diba? Ano ko? Para makatulong si tinidor. Kasi dahil nga ano to, noodles. Yan. Kung magdadagdag pa ako ng sabaw, ah. Yan, at least luto na yung ating noodles. Isang kulo na lang to, okay na siya. Dadagdag pa kaya ako ng sabaw nito? Okay na. Yan. Dagdagan natin ng konti sabaw. Mukhang kakainin niya. Lalamunin niya yung sabaw. So, kayo nang bahala, ah. Mag-adjust sa mga ano, sangkap. Kasi nagdadagdag tayo ng tubig. Kaya, mag-a-adjust tayo sa ano, pampalasa. Ayan. So, sakpan natin ng isang kulo na lang. So, habang hinihintay natin kumukulo yung ano, ay kukulo yung ating sabaw, kuha tayo dito ng ating spring onion. So, ubos na yung spring onion natin. So, ito yung ginagawa ko. Nilalagay ko dito sa may merong tubig para may ano pa tayo, makuhanan. O, diba? Pwede natin gamitin to. Yan. Tataas pa yan. At least, diba? Yan, o. Pang sasahog din, ano yung pang tatapings natin to sa sabaw mamaya. Yan. Ayan, pwede na to. Kanina pala, hindi ko na naipakita. Nagdagdag ako ng konting asin. Kasi tinikman ko siya ulit. So, yan, okay na to. Patayin na natin kalan. At baka maubusan pa ng sabaw. Ayan, okay na. So, yan, luto na yung ating sotang hon. Ano lang to, ha? Lutong pang bahay. Hindi talaga pang restaurant. Sa atin lang. So, ito yung pang-dinner namin ni, ano, ni Mr. Tsaka ni mga bata. May chicken naman dun eh. Kaya hindi na kami magra-rice. Kumbaga, pagpapapak lang namin yung chicken. So, ayan, diba? So, ayan na yung ating sotanghon. O, diba? At least naka-isip ako na magluto ng sotang kasi nakita ko yung chicken ni Mr. Eh. Tapos may mga sangkap naman tayong konti. Ayan. Ayan, sarap. Tapos, yung ating egg, ayan, luto na rin. Diba? So, ito, inugasan ko na to. Ano na lang natin? Bubupitan. Ayan. Para meron tayong pang-toppings ba? O, diba? Mga ilang araw lang, tutubo na naman yun. Ayan. Tapos may nagamit pa tayo ng ano, spring onion. Kasi, naubusan na nga. Ay, natapon. Sarap nitong toppings. Yan o. Kahit pa paano may nakuha tayo kahit konti. So, yan. Balatan ko lang yung itlog para makakain na tayo. So, timplahan na natin. Ayan o, meron pa naman siyang sabaw. Ayan o, diba? So, lagay tayo dito. Gusto ko yung squid ball. Wow, sarap. So, yung sa ano, sa sabaw niya, kayo nang bahala. Kung gusto niyong dagdagan. Ako mas, ano, okay na to. Yung mabasa-basa siyang ano. Sabaw ng konti. Ayan, mauna na akong kumain. Kasi, nag-basketball si Mister eh. So, maya-maya pa yun. Kaya mauna na ako. Ayan, sarap. Tapos, lalagyan natin ng ito. Yung ating spring onion. Kung paano. Ayan. Tapos, meron din tayong garlic. Chili garlic. Ayan, binili namin sa ano, doon sa Filipino store.
pumunta kami ng anniversary nila. Yan, o, diba? Lagay natin dyan. Sarap nyan. Manamis-namis tong chili garlic nila eh. So, yan. Okay na yan. Tapos, may itlog. So, buong itlog na lang ilalagay natin. Dyan. Sasama natin dyan. O, diba? Yan. Yan. Sinan nyo. Ang sarap-sarap. O, diba? So, kakain na tayo. So, yan ay magiging dinner natin ngayon. So, mauna na ako kakain kasi mamaya-maya pa si Mr. Si Bunso natutulog pa. Nakatulog. Napagod yun kasi nagtrabaho kagabi yun eh. So, medyo puyat din yun. So, yan. Kakain na ako. Kutsara ko tilabi dito. So, yan. Diba? Ang ating kakainin. Ayan. So, yun. Sinabi ko naman sa inyo, pag niluto nyo yun, kayo na magdagdag ng ano, ng kanyang sabaw kung gusto nyo marami-marami. So, yan. May konti pa naman siyang sabaw. Hindi naman siya sobrang dry. So, okay lang to. So, yun. Simple lang ang pagluluto ko, diba? Yung mga sangkap. Simple lang naman. Para may makain tayong pang dinner, nakagawa tayo ng paraan. Nakita ko kasi yung ano ni Mr. Eh, yung roasted chicken. Sabi ko, pwedeng pang sahog yun. Tapos, meron pa akong sukit bowl dyan. O, diba? Tapos, yung garbage, saka carrots. O, yun! Tapos, yung sotanghon, hindi naman ako nawawala ng sotanghon kasi lagi akong bumibili niyan. Kasi, mahilig nga ako maglutong pancit. Yun, kasi yung dinner namin ni Mr. lagi, walang kanin. So, breakfast tsaka lunch lang kami nagkakanin ni Mr. Tapos, pag gabi na, yun. Kung ano na lang ang pwede kayong salad, yan, mga ganyan, luto akong pansit, or kung ano yung ano, basta walang kanin. So, yun. So, yan lang po yung vlog natin ngayon. Sinishare ko lang sa inyo yung simple pagluluto ko ng ating sotanghon. Pambahay lang po ito. Lutong pambahay lang. Sa version ko lang to. So, maraming salamat. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod na video. See ya!